Hi guys! Galing po kami sa labas. Ganun lang po ang buhay namin. Kakain sana kami doon. Pero maraming pagkain sa rep. Kaya pinigil namin ang aming mga sarili. Lalo ako. Ito oh. Nilabas ko na sa freezer kagabi. Outdoor bread, pork, sausages. Pagluto natin si Granddad. Lagyan ng konting oil. Lagyan ng konting water. Ayan po, ilalabas ko to. Nilinis ko na to at inasinan, tapos nilagay ko sa freezer, kinuha ulit kagabi. Dalawang tilapia. Ulit para hindi manikit. So, lagyan ng oil ito. Pasok na lang natin sa loob. Ayun po, dito na lang natin pilituhin. Kasi po mahangin. True blue baby, I love you. True love, you're the one I'm dreaming of. True blue baby, I love you. True love, my baby. True love, my baby. True love, my baby. True love, my baby. True love, my baby.
Ngayon po, meron pa yung ganyan. Ang silbi po nito ay pantakip sa mantika para hindi kayo mapilansikan. Kasi meron akong friend na nandun daw nagligala sa kanya nito. Hindi niya raw alam kung para saan to. Nung nakita niya yung vlog ko, meron akong ganito, tinaktan ko yung pinipirito ko. Sabi niya, ay, doon pala yun. Sabi niya gano'n. So, meron ko yung napapala na panunod sa akin. Ayan po, initin natin itong bichuela para makonsume na. Ayan po, ang ginawa kong suka. O tayo. Ayan guys, si Granddad po ay missing in action. Let's eat. Kain po tayo. Ito yung nagtatampong bichuelas. Suka na may sili. Wow! Lalaki, oh. Sarap sana may kanin, ano, ganun. Bakit walang kanin? Tatlong araw lang. Taba na ako.
Et pas en haut la mienne. Sarap talaga pag isda. Yung iba ayaw kumain ng isda, no? Meron akong kilala na ayaw talaga ng isda. Asawa ng friend ni granddad. British. Dito siya kumakain ng isda. Lob-lob ko. Wala kang omega-3. Pero marami din pong British na mahilig sa seafoods. Kasi po merong seafood cart doon. Nagtitinda ng sari-saring ano, seafoods, mga isda. Minsan pila dun. Parang ano lang, parang cart, parang kariton. Pero meron talaga tao na ayaw ng isda, ano? Si granddad po, kumakain ng isda, kaya lang gusto niya yung pili. Hello. Hello. You're eating your fishy wishes? Yeah. You're missing in action. I'm missing in action. Your sausage is finished. My what? Sausage. My pie. Oh, your pie is still in the freezer, so you need some bread. Okay, I'll have some sausages later. Yeah. In a little while. Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful. Hindi siya matakaw, no? Kung ako yan, nakita ko kumakain yung asawa ko. Ay, kukuha na ako ng plato. Pagka tinanong ko siya na, are you hungry? Papakiramdaman niya yung tiyan niya. Not yet. Ako kahit anong oras. Lalo pag nasa labas, tanungin niyo ako, gutom ka ba? Medyo. Alam niyo ba, ang tilapia ito ay tilapia din ang tawag nila. Ayan, wala akong pusa. May pusa sa labas. Kaya lang baka mamamatay, matinik.
mga sosyal ang pusa dito eh. Kinakain lang po ni Grandad yung fish and chips. Pagkapapakainin ko siya ng isda natin, hihimayin ko pa. Okay lang naman. Lalo pag nasa Philippines, kasi mga hindi sanay. Hindi sila sanay na pinapakain sila ng nanay nila noon, nung malilit sila, ng isda. Hello, guys. I'm on washing duty today, getting all the blankets and the sleeping bag ready for our camper van. For when we go down to Cornwall. Mm-hmm. And when we go to Sheringham, because we'll probably stay down there for a day or two. Okay. When we go shrimping. So, I'm just getting it all ready now. Thank you, honey. Now that the weather's warming up a little bit, we can go. Mm-hmm. Naintindihan niyo ba yung sinabi? Medyo naintindihan ko. Tinatapos niya raw yung camper van na ginagawa niya. At nilalaban niya yung mga gagamitin namin yung mga bedsheet. Kasi baka daw doon kami matulog sa camper van ng mga dalawang araw, ganun. Iniisip ko, sana ko ay etchas. Madalas akong mag-toilet. What are you gonna have it? I thought of something. Two things. What are you going to do? Naintindihan. When you want to go to the toilet in the van. And what are you going to do without your internet for a day or two? Oh my God, that's going to be a disaster. I know. Well, if you do not the old fashioned way, Annie, like you used to do in the Philippines when I first met you, go and get a dongle and you put money on it and you've got internet. You can still buy dongles, I'm sure you can. Don't worry about it now. Let's cross the bridge when we get there. Cross that bridge when you come to it, is the saying. We'll cross that bridge when you come to it. You ain't even been out in my van yet. Have you? No. Not in that one, you haven't. My God. Sarap, grabe. Nami-miss ko yung aming kabataan. Puno na lang isda. Puro na lang isda ang ulam. Kaya hindi ako sanay kumain ng karne. Lalo yung steak. Masyadong chewy. Hindi naman masarap yun eh, kung hindi kayo sanay. Mahirap tunawin yung satyan. Kung hindi nyo nangunguya ng gusto. Yung iba medium rare pa ang gusto. Sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng trip.
sa Instagram nga, konti lang yung mga Pinoy na nag-i-stick, di ba? Mga nagbumukbang. Hindi tayo sanay sa ganun. Siguro yung matatagal na sa abroad, yung laking yayamanin, iniisip ko nga, sila Beyonce ba, sila Madonna, sila Celine Dion, kumakain palagi ba yun ng steak? Baka ganito rin kinakain nun eh. Masarap yung may ka-chismisan dyan oh. Habang kumakain ng ganito. Indahan-dahan lang, hindi nagmamadali. Yung may kamarites. Eh, kumusta naman yung anak ng dalawang kapitbahay natin? Na mga batugan. Hindi pa sumasayad sa lupa, ay nag-asawa na. Ngayon, may mga anak sila. Diba? Mga anak nila maliliit pa oh. Umanap agad ng pamilya. Yung mga ganong kwento. Buhay na may buhay. Sa totoo lang po, masarap makipag-chismisan eh. Mga British din, mga chismosa yan. Nakikita niyo sa grocery, nagkita yung magkumare. Nasa gitna sila, doon sila nagchichismisan. Hindi ka makadaan. Walang pakialam, nasa gitna. Masarap naman kasing makasagap ng chismis, di ba? Kaya pagka wala tayong contact sa ating mga kaibigang chismosa, doon sa Facebook tayo sumisilip, di ba? Aminin. Kasi gawain ko yun. Ito rin po si Granda, chismoso yan. Tinatanong niya palagi sa akin kung nabalitaan mo na ba yung kapitbahay natin na titingnan niya sa Facebook. Sabi ko, baka may mapindot ka dyan. Baka mag-like ka dyan nang hindi sinasadya. Hindi ko na maubos. Mamaya naman. Ligay natin dyan. Pero hindi ko na i-email mamaya. Ayan po. Dalawang tilapia ang laman ng tiyangko. Dalawang tilapia at chismis. Ganyan na gusto nyo eh, no? Kwentuhan. Habang nagpapaantok, habang nag-aalmusal. Alam nyo ba, kahit walang almusal, basta may chismis, kumpleto na po ang buhay. Kaya po sa Philippines, pagka may mga kapitbahay kayo dyan, kunin nyo lang yung walis nyo at saka yung dustpan. Lumabas kayo, magwalis-walis kayo. Kumpleto na araw nyo. Dito naman, ang ginagawa ng iba, nilalabas yung aso nila, pero yung may-ari, may tingin-tingin na ganun. Kaya, sila yung nagsisilbing ano eh, weakness pagka may crime.
a chismosa. Ayan po, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nagustuhan nyo ang vlog natin sa araw na ito. Hanggang sa susunod po, stay safe and God bless. Bye!